Isang lalaki ang tumanggap sa isang challenge na post daw ng Taragis Takoyaki. Pero ang hindi niya alam, ito ay April Fool's na post. Our April Fool's Day post was published earlier in the day. After that, we received a number of messages claiming that our post was executed and that someone had taken it seriously. Let this serve as a reminder to us all how important reading comprehension is. It's April Fool's Day. Never trust anything or anyone, the same as any other day. Once more, Taragis Takoyaki is not accountable for the events that occurred. Thank you. Ito pala yung post. Gusto mo ng 100K? Kunin mo ang logo ng Taragis. So yan yung logo. Ipatato sa noo. Kung sino ang unang makapag-send sa amin, siya ang mananalo ng 100,000. So ano sa tingin nyo? May nagpatato talaga nito sa noo nila. Talaga namang hindi mo masasabi ano, kasi baka kailangan din niya. Sabi ng netizen, kawawa naman, hindi na i-click siguro ni kuya, kaya nagpatato na siya agad. Marahil ganun nga, yung pala may kasunod pang message dun sa picture na post. Eto pa, sir, nag-PM po ako sa inyo. Ginagawa na po, wait po ako ng chat nyo. Napakasaklap naman ito, idol. Talagang sana hindi na lang siya nagpatato. Kasi April Fool's Day post ito. April 1, madami ang nagpo-post ng hindi totoo at kalokohan. Kaya sana binasa niya muna yung buong post or buong message or kung ano yung nasa picture. So pag-click mo, ito yung lalabas, April Fools. Ano sa tingin nyo? Ano sa opinion nyo? At sino kaya ang may mali dito? Kasi syempre, baka yung isang tao walang idea sa April Fools. Ngayon naman, yung nag-post, ang alam niya, lahat nakakaalam na may April Fools. Muli po hanggang dito na lang mga kakamon, no? See you in the next content. Thank you so much. Gracias. Come on!